Nagmarcha naman patungong Embahada ng Pilipinas sa The Hague ang grupo ng mga Pinoy na galit sa pagkakapatay kay Willem Geertman. Nais silang iparating kay Pangulong Noynoy Aquino ang kanilang pagkadismaya sa nangyari. May report si Louie Ganicia. Puno ng hinagpis at poot. Nagmarcha ang mga kaibigan at kaanak ni Willem Geertman patungo sa Embahada ng Pilipinas sa The Hague. Sigaw nila, hustisya para sa Dutch aid worker na si Geertman. Isang delegasyon din ang humarap kay Ambassador Lourdes Morales para iparating ang kanilang hiling na investigasyon sa kaso. Napatay si Geertman noong July 4 nang pagbabarilig di umano ng mga suspect matapos siyang mag-withdraw ng pera sa banko sa San Fernando, Pampanga. Ang pagkakapatay kay Willem ay isang political execution, maliwanag. Dahil siya ay sinigal out, pinaluhod at pinatay at binaril mula sa likod. Kaya hindi ito simpleng kaso ng robbery. Karamihan sa nagprotestang Pinoy ay mga aktivista ngayon at mga political refugee na sa Netherlands. Bukod sa hustisya para kay Geertman, hiniling din nila ang paglutas ng Administrasyong Aquino sa iba pang kaso ng pagdukot at pagpatay ng mga militante sa Pilipinas. Tuloy-tuloy ang pagpatay. Iba't ibang bahagi ng ating bansa ay may nangyayari pa rin mga pagpapatay sa ating mga aktivista, sa mga tumutulong sa ating mga mamamayan na naghihirap. Tuloy-tuloy yan, hindi lang lahat na ilalabas sa ating dyaryo at saka sa mga balita. Dismayadong maging ang mga Dutch sa umano'y mabagal at kawalan ng hustisya para sa mga biktima ng political killing sa Pilipinas. Hindi naman titigil ang Filipino community ng Netherlands sa mga protesta hanggat di nakukulong ang tunay na utak sa pagpatay kay Geertman. Para sa Balitang Europe, Louie Ganicia, The Hague, Netherlands.